Hi guys! Kumusta na kayo? Before anything else, iinom muna ako ng orange juice. ...100% orange juice, freshly squeezed. And today's recipe, guys, is very special. Ginisang sayote. Wala nang i-special pa. Kunin ang mga sahong. Ayan po. Galing sa freezer. Ang sahog po ay chicken liver, fish ball, at hipon. Kaya special eh. Hiwain lang po ang fish ball ng paganito, bite size pero manipis. Bilisan ang kilos. Nakikita ko yung sarili ko na sobrang bagal ko pagka nag-e-edit po ako, kasi po yung ibang nagluluto mabilis. Kasi po minsan, gusto ko precise yung hiwa ko. Ayan po, tapos po, ilabas ang atay ng manok. Hiwa-hiwain. Parang hindi maganda ang atay ng manok pagka pinreaser. Parang naging ano siya, para siyang naging sponge. So, tatapong ko na lang po. Kasi parang sponge talaga siya. Oh. Hindi pala maganda yung pinipreaser yung cooked chicken liver. Siguro po, magandang i-freezer yun pagkahilaw. Kaya ang sahog po, nabawasan. Fishball na lang at hipon. Okay lang po. Special pa din po yan kasi masustansya. Kakain po kami ni Grandad sabay sa table. Kasi normal diet niya po ngayon. Natunaw na po yung snow sa baba. Kasi umaraw na. Pero malamig pa rin po. Ayan po, alisan natin ang bituka. Nang bituka ay nasa likod. Nakakainis po, ano, pagka hindi matanggal yung nakadikit sa kamay. Kahapon po, kung napansin nyo, nag-eyeliner ako. Konti lang naman. Wala, trip ko lang. Tapos kaninang 3 a.m., nagising ako, masakit yung mata ko, ito. Parang may kumakas ka sa loob. So, sa loob-loob ko baka yung eyeliner.
kasi, ano yun eh, powder. Powder po yung nilagay ko doon no, sa parang sa may pilik mata. Parang na-irritate. Tapos hindi ako makatulog kasi masakit. Nakapikit ako. Kaya, nanood muna ako ng YouTube habang nakahiga. Tiningnan ko yung pinos ko. Yung bagong pinos ko na nagluto ako ng noodles kare-kare. So, nakita ko kukunti yung views. Kaya, nagtry ako matulog. Pero pagka kumirot, para kasing merong ano eh, merong nasa loob. Parang napuwing, ganun. Tapos po, noong masakit, sabi ko, aray, ang sakit naman na ito. Ano ba itong nangyari sa mata ko? Napunta ko sa toilet. Nakita ko namumula ito. Sabi ko, oh my God, ano ba yan? Ang ginawa ko, hinugasan kong ganun ng tubig. Ginanong ko, oh. Para mawala yung parang siguro may grains doon na maliit. Tapos masakit pa rin. Hanggang inabot ako ng 6 a.m. Eh syempre, pagka 6 a.m., 2 p.m. dyan sa atin. Oras ng wanted sa radyo. Ay, nanood muna ako ng live ni Idol Rafi. Naabutan ko live. Pero yung mata ko masakit, hindi ko masyadong maidilat na ganyan kasi namamaga, magpula. Pero pinilit ko kasi hindi rin lang ako makatulog. So might as well manood na lang ng live ng Wanted sa radyo, di ba? Tapos inaantok-antok ako. Kasi nga, kulang yung tulog ko. Pero hindi ako sanay matulog ng tanghali. Kaya, kabibis ko lang po nito. Nakapantulog po ako kanina. At naka yung pangharabas. Nakapangharabas po ako. Ngayon lang po ako nagbihis. Ang oras na ba? Past 3 na. Alam nyo, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Yun ang ibig sabihin nyo. Yun ang kasabihan. Kaya parang naiirita ako dun sa mata ko kanina. Parang nanlalata ako, naantok ako. Kaya ngayon po, hindi na ako nag-eyeliner. Next time na lang ulit. Kasi nag-aayos po ako ng konti bago ko kumarap sa inyo. Kasi ayoko naman yung hindi pa ako nagsusupilyo, hindi pa ako naghihilamos, hindi pa naghuhugas ng... Hi viewers! A little bit busy at the moment. Cheryl's crying because she's cutting onions. Right. But I've got to go down to my little lockup. We've got to find some parts that I've mislaid somewhere, and I can't find them. This is orange juice. Let's drink for a healthy body. Cheers. No. Give me some. That's more. Okay. Cheers. To your health. And mine. More mine than yours. You're always talking about your motorcycle. I know. Can you talk about me? It's my second one. Change. Well, here could you please? Here we have. Hey. Here we have Cheryl. That's it.
What? About your motorcycle. She needs Let me get a word in. She needs a few spare parts fitted. Oh. But I'm sure come the summer I will be able to restore her to her original working order. Just as I did my motorcycle. I don't need a spare part. These are all original. What creation are we making for dinner? Sayote. So okay. I'm going to cook sayote vegetable. We're going to eat there together, right? Yeah. What time? Just tell me, we'll just hit it. Anytime. Anytime? Yeah, You're going to the garage. Yeah, but I'll only be about half an hour. Okay. I've got to search that garage for that fuel carburetor. Because if I haven't left it down the garage somewhere, that means I left it at the place where they were going to fit the cables. On the new carburetor. I don't know what you're talking about, but then no, go I don't ahead. Know, but yeah. Just go ahead. But it's conversation. Breather. What is breather for the motorcycle? A carburetor. A carburetor. A carburetor. Carburetor. Oh, would you please accept this call? Is that the one? No, that's operator. In America, they call it a carburetor. I think in the Philippines, they call it carburador. Carburador? Yeah. Yeah, because you adore your motorcycle that the car fits onto. I don't understand. Intindihin niyo yun? Ako hindi. Carburador. But I still don't know what is that. Carburador is the carb, which is short for carburetor, yeah. And the door. So the carburador, the carb goes on vehicle that you adore. No. If you have a lot of carbs, you cannot fit in the door. I don't know what we're talking about. Nor do I. But anyway, in America, and probably in the Philippines, they call it a carburetor. Yeah. In this country, we just call it a carburetor. Yeah, in the Philippines, we call it carburador. Ask them. What do you call a carburetor or carburetor in the Philippines? Somebody will answer. Somebody please let me know. Some Filipino will answer. Who knows what's that? Or the girls might ask their husband or their fathers. Probably it would have to be someone fairly knowledgeable about old vehicles, because most new vehicles don't have carburetors now, they have injectors. We still have, because we have still a lot of old motorbikes there. Oh yeah. The car you used to have in the Philippines was quite old. Yeah. It was ancient, like mine? You. Mine? Yeah. Yeah. But that car brought you to Batangas, right? Yeah. Nag-drive ako hanggang Batangas, so. And you swim in the hot spring, right? Yeah. And now, the only driving you do is when you drive me mad. Hmm? No, this is a corny joke. Anyway, I'll see you later, honey. Right. I won't be long. Wear your mask. Bye for now, viewers. Ganyan lang po kami. Easy life. Kaysa mag-away, di ba? Pandemic na nga, mag-aaway pa. Itaas ang paa, mag-relax. Straight body. Para hindi sumakit ang likod. Hindi nakatulad ng bata pa ako na may babalik ko lang. Kung maibabalik ko lang ang kahapong nagdaan, hindi na maibabalik ang nakaraan, kaya tanggapin na lang.
dahan-dahan. Baka madisgrasya. O sayote. Sayote, sayo kuya. Ba't matigas tong isang to? Paborito ko po to kasi madalas naming ulam to nung maliliit kami. Marami po ako magkanin pagka ito ang ulam. Pero ngayon po, kinuha na lang. You can call me Kinuha Queen. I don't mind. Alam nyo kanina, nanonood ako ng soko. Namimiss ko po ang soko. Kahit yung mga replay na po. Kasi po meron pa rin investigador, diba? Pero nung nawala yung ABS, wala na rin ang soko. Namimiss ko si Gus Abelgas. Kasi po noong pa po, pinapanood namin yung soko dati pa. Sa gabi po yung pinapalabas eh, sa TV. Naku, ilalak na namin yung mga pinto at bintana. Kasi pagka soko na po eh, parang nandyan yung criminal sa labas. Tsaka po yung investigador. Magkasunod po yun eh. Parang oras lang ang pagitan nun. Yung Biyernes o Sabado. Nako, talagang tumutulo ang laway ko. Pagkayo ng palabas, investigador at soko. Mahilig po ako manood ng mga crimes. Ano ba yung mga naging viral na crimes? Yung pong si Chris Watts, yung pinatay niya yung kanyang asawa at dalawang anak na maliliit. Siguro nabalitaan niyo na yun. Nag-viral po yun sa YouTube. Yung pong asawa niya, vlogger. Wala po sa itsura ng lalaki ang, teka, winawagayway ko yung kutsilyo. Wala po sa itsura ng lalaki ang papatay ng lamok. Talagang maamo ang muka. Mukhang mabait. Pero ang ginawa niya, pinatay niya yung mag-iina niya. Buntis pa yung babae ha. Meron silang pangatlong anak eh. Lalaki. Sayang ano. Dalawang babae. 5 and 3 years old. Tapos, buntis yung asawa niya. Mga 4 months pregnant. Tapos pinatay niya. Pinatay niyan lahat. Sabay-sabay. Panoorin niyo po Chris Watts documentary. Hanggang ngayon po, pinagkakakita ng ibang vlogger yun. Kasi nire-replay-replay nila. Tapos meron pa silang mga podcast. Yung ibig sabihin, nagbabalitaktakan sila, ganun. About the case. About what happened. Pero pagka ganun po at gagawing pagkakakitaan yung mga ganun na mga crimes, meron din po yung mga restrictions. Dapat po kukopyahin nyo doon sa hindi nagka-copyright. Akala nung iba napaka-simple lang mag-vlog.
ang dami pong restrictions. Pero at least pagka ganito na na naumpisa na, na ayos na yung channel nyo, tuloy-tuloy na yan, depende na lang sa inyo kung gaano kayo mag-iingat, gaano kayo madalas mag-vlog, ano yung mga contents nyo. Ako kahit ano lang eh. Minsan nga, parang sa loob-loob ko, parang walang manonood nito. Pero minsan mali ako ha. Minsan nag-iisip ako, itong vlog kong to, talagang walang manonood nito. Konti lang. Pero biglang marami. Tapos kinabukasan, sabi, ba, medyo maraming nanood ha. Ano kaya yung nakita nila sa akin? Baka merong nakita doon sa akin ha. Gasan muna nga natin. Mm-hmm.